Hi, magandang araw sa Smorgasbord. Pinay na lang po ito. Ayan, another tutorial na lang po tayo, information drive. Disclaimer lang, hindi po at ito endorsement ng isang bank institution or bank or kahit anong bank. Personal na kagustuhan ko na makapagturo, makapagpasa ng information sa mga tao, particularly dito sa mga OFW na dito sa Saudi Arabia or doon sa may mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Although, hindi lang ito particularly sa Saudi Arabia, basta doon sa mga bansang mababanggit ko later, nagagamit nitong bagong kaalaman na to. So, kung ano yan mga kasmorg, so bago yon, mag-intro po muna tayo. Smorgasbord Pinay po ito. Yan mga ka-smorgs, andito naman ako ang inyong Smorgasbord Pinay. Kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification yun. Ang bagong ituturo ko, dagdag kaalaman sa inyo mga ka-smorgs, ay itong tinatawag na IBAN. Kailangan to ng mga merong ATM or debit card, credit card ngayon dito sa Saudi Arabia or sa mga Middle East. Kasi hindi lang basta bank account number ang gagamitin natin, kundi kailangan natin i-convert ito sa international bank account number or yung tinatawag na IBAN. Ako particularly, ako ay dating nasa Al-Awwal. Sino mga nakakaalam noon, isa itong bank dito sa Saudi Arabia. Tapos nag-merge siya, doon gamit yung SABB or SAB. So ngayon, merong lumabas na ruling na kailangan daw po kaming mag-convert ng aming IBAN. From, ibig sabihin, sa regular na 11 digits or 10 to 11 digits na account number, magiging 24 digits na lang para maging international. Mandatory po yun according to SAMA, Saudi Arabia Monetary Authority. So, paano ko po ginawa yun? Bali, ang ginawa ko po, pumunta po ako dun sa website ng SAB. Or depende po sa inyo, sa mga bank account ninyo, kung saan kayo po pwede sa Saudi Arabia. Kung halimbawa Al-Awwal, Al-Raji, Tawil Al-Raji, Samba, or kahit anong mga bank dyan. Arab National Bank yan, ANB yan. Or dun sa mga mababanggit kong bansa na may nangangailangan nitong IBAN din. Later on, babanggitin ko po yun. Oo nga pala, self-explanatory po yung meron po kasi kayong bibigay na brochure kapag kayo ay nagkaroon ng merger yung bank nyo, katulad po ng SAB, bibigyan po kayo ng bagong ATM card, syempre. Tapos syempre self-explanatory, bibigay doon kung ano, saan yung IBAN, paano makuha, kung saan kayong website pupunta. Yung mabagal-bagal lang ito or mabis-bis lang ako magsalita kasi gusto ko rin pong maipaliwanag ng maayos paunti-unti yung kadagdag kaalamang ito. Kung nga po pala yan, ito, dahil nga diba mayroong pandemic, hindi kami ina-allowed na pumunta ng banko right away kung kukuha lang naman ang bagong nag-merge na ATM card, na debit card. Actually, this is a salary ATM debit card. So, ito na. Yan. Yan, ganyan. Sabihin sa Aramex. Tapos, mayroong papakita sa inyong papel. Tapos, nandiyan yung mga information. So, hindi ko na papakita sa inyo kasi nga, for confidential reason, hanapin lang natin yung website kung saan. May nakalagay dito na www.sabb.com tapos ayan ganyan, 'di ba? /\ yatin or / alin sa dalawa? Paganto po. Tapos EN, ayan ganyan na naman na sign, personal, ayan another sign, then tools, another sign again to, and then IBAN hyphen converter. Then, sign naman na ganyan. So, ipapakita ko sa inyo kung saan kayong link na pupunta. Diyan. So, diyan sa pinuntahan nyo na link, puntahan nyo na po yan. Kung gusto nyo, i-type nyo lang sub-IBAN converter para mas madali-dali. Pero ito kasi yung direct link na ipapakita ko sa inyo. So, may makikita po kayo dyan na generate yung IBAN. So, mag-input ka ng 12 digit sub-account number. Mali pala yung sinabi ko kanina, 11 lang ito, 12 digit account sub-number. Ilalagay mo doon tatlong linya 'yon. Yung first yung sa taas, tapos pag nagsobra doon, bababa niyo lang, tapos pag hindi nagkasya doon sa pangatlong baba rin na blank, tapos pindutin niyo yung generate. Ayan. Diyan na makikita niyo na yung 24 digit number. First two
yun yung country code, yun yung SA, yun. Tapos, andyan yung XX. Halimbawa, magbibigay ako ng sample dyan sa taas. Ano po ba yung XX o yung check digits? Ito yung pag-verify ng BBAN. Ano ba yung BBAN? Yun yung karaniwang account number plus country code. Country code, yung SA yan. XX, bahala na, pwedeng 1112, depende doon sa banko nyo. Tapos, next is 45. Ang 45, hindi siya fixed. Yan yung 45, ibig sabihin yan yung bank identifier code. Since sub tayo, ang 45 ay sa sub. Tapos may 6 na, 6, kulang na isa yan. Additional digits. Yun yung 6 na 0, 00000 until maging 6 yan. Yun yung binibigay para naka-specify rin para sa sub. And then, the last one is yung inyong account number. Okay, naintindihan na po nyo. Una yung country code, tapos yung check digits, and next inyong bank verifier code. And next, yung 6 additional digits, and yung last one, yung inyong basic bank account number or yung tinatawag na account number. So, bakit ba mandatory kinakailangan magkaroon ng IBAN? Actually, ito yung rules na ini-implement ngayon dito sa Saudi Arabia or dun sa mga babanggitin kong bansa later on, which is according to SAMA, Saudi Arabia Monetary Authority, na kinakailangan magkaroon ng IBAN para sa mga transactions within and outside Saudi Arabia. Kung ikaw ang papadala ng pera sa ibang bansa na kabilang sa nangangailangan ng IBAN or papunta sa Saudi Arabia or within sa Saudi Arabia. Actually, wala pa pong sinasabi na kabilang ang Pilipinas dun sa mababanggit kong bank. Tinignan ko na kasi kanina. So, pero ang sabi, kung magpapadala ka ng pera nga sa Pilipinas, ay hindi na nangangailangan ng IBAN or ng International Bank Account Number. Ang nakailangan lang ay account number. Pero, in a later time, dahil nga kung halimbawang mag-modernize yung Philippine bank accounts, or mga banko ay mga ilangan na rin sila ng IBAN. So later on, itong IBAN ay mai-implement na rin sa Pilipinas at kakailanganin na rin humingi sila ng IBAN. So within po Saudi Arabia, nangangailangan po. Tapos kung kapilang po yung bansa ninyo na merong IBAN bank requirements, ay kailangan din po talaga ng IBAN. Ang mangyayari kung hindi ka gumamit ng IBAN? Maaari pong ma-reject, maaaring ma-delayed, or maaaring matanggap, pero in a later time nga, gaya ng sinabi ko, kung dumating yung time sa Pilipinas, mga ilangan ng IBAN or na International Bank Account Number, ay pwedeng ma-hold yung pera nyo. Pero for now, ay hindi po nangangailangan pa ng IBAN. Unless, maging requirement nga po sa Pilipinas, yung sinasabing IBAN number na ito. Last but not the least, ay babanggitin ko isa-isa yung mga bansang nangangailangan ng IBAN or nagre-require na ng IBAN. In alphabetical order po ito, Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, what is Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Jordan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritania, Moldova. Nandito rin ang bansang Netherlands, Norway, Palestine, Poland, Portugal, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, at United Arab Emirates. I-save nyo na sa inyong cellphone or importanteng mga gadget o kaya isulat nyo. Kailangan double eh. Kasi baka maya mawala yung cellphone, wala ka ng copy. Kung gusto mo namang makakuha ulit, pwede naman ulit kayong bumalik sa inyong sa website basta as long as alam nyo yung account number nyo. Kung hindi nyo na isulat, or hindi nyo na-save sa inyong cellphone. Ang kapangitan lang noon, syempre kung wala kayong data or wala kayong internet, yun, manghiram na lang kayo ng wifi para makakuha kayo dun sa bansang pupuntahan nyo, bago magkakaroon ng cross-border, yung
tawid dagat, ganon, or tawid lugar, ganyan, ang kailangan ng IBAN kung magkakaroon ng bank transaction. Actually, bakit ko sinasabi to? Kasi, in a later time, malay nyo yung Pilipinas maging part ng pagbabagong ito na sinasabing international bank account number from mula sa basic bank account number, magko-convert na into international bank account number. Actually, hindi lang naman Saudi Arabia ang meron, marami na halo sa mga Middle East ang meron na ito. So, yun lang mga kasmol, sana ay nabigyan ko kayo ng dagdag kaalaman. Munti man ito, pero alam ko makakatulong dun sa mga gustong matuto yun. At saka merong mga kamag-anak na trabaho dito sa mga bansang nabanggit na to na nangangailangan ng gantong impormasyon. Maraming salamat, God bless everyone, mumumwa! See you on my next vlog. Kung nagustuhan niyo po ang vlog kong ito, sana po ay mag-subscribe kayo at mag-hit the bell. At yung bell button po dyan, paki-click-click-click yan para po mas updated po kayo para po sa aking mga next vlogs. For free po ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-drop by po o kaya manood po ng aking mga playlists or other videos para naman po ay mas okay ang ating talakayan. Yun lang po. Maraming salamat. God bless everyone. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye.